magandang araw po sa lahat ng mga subscribers natin, yung mga viewers natin na sa ngayon ay yung iba ay hindi pa nakapag-subscribe. So please do subscribe yung ating videos dito sa ating channel. That's Rico Laquatero. So sa mga pinapakita natin ay kung saan-saan tayo nagpupunta. Kaya lang today or this time is lockdown or naka-quarantine at dahil sa pandemic na ito, kaya tayo ay hindi makapag-ikot-ikot. Pero sa ngayon, ako po ay kailangang pumunta ng bangko kasi naputulon ako ng internet sa phone ko. And then, hindi tayo makapagbayad online kasi wala nang pera doon. Okay? So, ang kailangan kong gawin ay mag-deposit. Dahil na-withdraw ko ata lahat eh. May cash ako dito, kaya lang hindi mo naman magamit eh. So, lalong-lalo na nakasara yung mga commercial shops dito. So, more on online po dito ngayon sa Doha. So, siguro ito yung first na may papakita ko sa inyo ang dito sa Doha, Qatar. Nature dito. Alright, through this vlog. And ito, nakamask tayo. So first thing that we should do sa paglalabas ay kailangan na protektado yung sarili natin. At kailangan talaga ay meron kang ganitong protection sa sarili mo. Alright? So, dahil mainit yung panahon, may isang glasses ako pero maya-maya pa ng konti. Susuot natin yan. So, alas 6:35 dito ngayon sa Doha ng umaga. Alright? So, ipapakita ko sa inyo na pa yung tsura dito ngayon sa Doha sa ganitong nakaranas tayo ng pandemic. Yung Doha, Qatar is our second home na matatawag namin sa mga nandito ngayon sa Doha, Qatar. Right? So, ang daming dito makikita, ang daming mga maganda ang papuntahan, papasyalan. Kaya lang this time, nandito tayo sa ganitong pandemic na ito. So, sa mga susunod na videos ay papakita ko po sa inyo yung kagandahan ng Doha, Qatar. So, ngayon ay mukha ko muna yung makikita nyo na ganito. Meron tayong mask. Alright, so kailangan protected tayo every time we go out sa ating mga tahanan. Okay, so ito ang lalakad tayo kasi ito rin ay isang exercise natin. At ngayon, okay. So, papakita ko po sa inyo ang Doha, Qatar, ang itsura niya sa mga ganitong oras. So ito, usually sa morning, dahil lang oras na pasukan ng karamihan ay alas 7. So sa ngayon, makikita natin medyo maluwag pa yung kalsada dito sa bandang ito. Alright, so ito, yung mga restaurants dito ay close siya. Ang bahay ko naman at yung pupuntahan natin ay walking distance lang siya. Ang ganda na to, diba? Kasi nakapag-exercise tayo eh. So ayan yung McDonald's, yung McDo na yan. Matapos lang yung ano na to, yung ganitong pandemic na ito. Masarap puntahan yan, diba? Kasi andyan lang, isang tawid lang eh. Burger King, ayan, yung Fridays, TGIF, right? So ngayon tatawid tayo. So, yan, didiretsuhin lang yan. At makikita na natin yung doon, yung pupuntahan natin. Doon lang, sa unahan. Alright, so marami tayong mga dadaanan na mga restaurants at iba pa. Pero sila ay naka-close po sa ngayon until May 30. So yan po yung utos dito sa gobyerno po ng Qatar. Alright, so tahimik lang po yung bansang ito. At sabi ko nga, tumagal ako dito ng ilang years dahil sa napakaganda po ang manirahan dito sa Doha, Qatar.
At talaga namang safe na safe ka pag andito ka sa ganitong klaseng bansa. Okay? So, sa mga nagbabalak na pumunta dito, gusto magtrabaho dito, ito yung masasabi kong best na country na mapupuntahan nyo. Okay? Ayan, mayroon tayo itong Pinoy Fiesta. Okay, so sa ngayon po ay malapit na tayo sa ating destinasyon. At ang building po na inyong nakikita ngayon, ito po yung Merkab Mall. Okay, so sa mga susunod na araw o sa mga susunod na vlog natin, ay papakita ko po sa inyo kung gaano kaganda po sa loob niyan. Alright, so noon ay malapit na kami dito nakatira. Nandun na kami sa likod ng Doha Clinic na yan. Ayan, yung Doha Clinic Hospital po. So just in front ng Merkab Mall. At siya ay kasalukuyang nakasara po. For ilang buwan na rin itong nakasara eh. Okay? So yung bukas lang dyan is yung groceries, yung Carrefour lang. So dahil sa pandemic na ito. At kung mapapansin nyo, ay tahimik sa lugar na ito. Isa rin yan dahil sa ngayong buwan na ito ay yung Ramadan na para sa ating mga kapatid na Muslim na kung saan nila ay yung time na tinatawag na for fasting. Ayan. So alam nyo po ba na yung mga Muslim ay simula sa umaga, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ay hindi sila pwedeng kumain at hindi rin sila pwedeng uminom ng tubig. Yun, yun yung kanilang fasting. For 1 month yan po mga kaibigan. So at yung ilang beses ba sila nagdarasal? Siguro mga 5 times. Yan, 5 times yan. Before sunrise. At sa before magtanghali. Yan. Tapos bago yung sa hapon naman. And then tapos sa gabi. Sa limang beses po yan. So yun, yan po ang kanilang ginagawa. And matatapos po yan siguro by tomorrow, Biyernes. Alright, May 22. Or start na po ng Eid al-Fitr sa Sabado. Okay? Yun na po yung end ng kanilang fast. Yung kanilang fasting. Okay? So it's a celebration na festival na po na tinatawag nila dito. Alright? So ibig sabihin nun, sa mga kagaya namin na natrabaho sa privado is meron kaming 3 araw na walang pasok. Okay? Sarap sana, di ba? Ang sarap sana mag-ganun, mag-vlog. Pag ganun, wala sanang pasok for 3 days. Pero sa government, diba? Mga 12 days siguro, wala silang pasok eh. Ayan po, tayo po ay tapos na sa pag-deposit ng ating pera dyan sa Doha Bank, right? So, ngayon, ito, pabalik na tayo, pauwi na tayo. Yung bahay, okay? So, sarap maglakad, lalong-lalo na ganito. May sipon kasi ako kaya kailangan nating mag-exercise, right? So ito, paaraw tayo dito para naman meron tayong vitaminang makuha, right? Dahil alas 7. Okay, sa ngayon dahil nandito na tayo sa minakita tayong mga tindahan. So kailangan nating makabili ng konting makakain. So itay nating pumasok dahil mahirap sa doon sa ano namin sa lugar kasi wala siyang tindahan mas malapit. So ito ay papasok tayo. Meron tayong nakitang Pinoy store dito. So check natin kung ano yung mga nandito sa loob at bilhin natin kung ano lang yung kailangan muna natin para sa ngayon. So dito tayo ngayon sa Pinoy Food Center at ito, o Pinoy nga. Pagkain ng Pinoy ang makikita natin. At kuha tayo ng corned beef. Ayan. Dalawa. Ito yung tinatawag nila dito ano, bakala o tindahan. So, yung makikita natin dito, ayan, may mga manok. At meron silang
grated cassava. So, merong buko. Okay. At ano ba to? Glutinous rice balls. At fish ball. Yan yung mga nakaano dito. Meron pa chicharon na. Yan o. Special skin, special chicharon. Kuha ko nito para sa mga kung sino pupunta sa bahay. Alright, ito lang talaga pinunta ko dito eh. Pinunta ko dito is yung saging. Yan. Kasi naubusan na ako. Bukas naman eh, mag-grocery kami. So, kasi na to. Dahil mabilis mahinog yung saging eh. So, ito, okay na to. For now. Tapos, yung apple nila is parang hindi na ano eh. Bisa na, hindi na siya fresh. Sabi nila pag bumibili ka ng talong ganun daw eh. Talong okra. Okay. So, talong muna siguro kasi bukas naman ay mag-grocery kami. Right. Kala yung bibiling ko yung chicharon na biling ko pa to o hindi. Masarap to pang munggo eh. So, sige, kuha tayo. Para pag nakapagluto tayo ng munggo. Then, ito, yung kopya, ayan, ito, bagong-bago, oh, ngayong araw na ito, 21, so, kuha tayo nito, simbuchi, ayan, ito, masarap to eh, okay, so, ano pa ba yung mga nandito, ayan, meron itong palaman, paborito ko dito is yung tuna spread yan. So ilagay muna natin to kasi so yan isa mga namimiss yung mga pagkain Pinoy yan, may curly tops dito, may polvoron, marami pang iba dito naman. Dito is alam ko na, kailangan ko na patis. Ayan. Kailangan ng patis. Kaya lang, maglalakad tayo eh. Mabigat. So, huwag na muna yan. Yung magagaan lang yung bibili natin. Pag andito ka na kasi, nakakalimutan mo na kung ano pang gusto mong bilhin eh. Diba? Hey friend, this one. Okay, so yan lang po muna. At umuwi lang ako ng corned beef. Parang namiss ko yung corned beef eh. Namiss ko yung isawa ko. Kung gustong gusto niya eh. Oh, may face mask pala dito eh. Plus meron na sila dito ngayon eh. Ewan ko magkano. Kasi yung anuhan ko is nasa 70, you know. So malapit lang naman ito sa bahay. Pwede ko namang lakarin ito eh. May mga chicherya pa dito eh. Ayan. So, huwag muna yung chicherya na yan. Susunod na. Okay. So, yun lang muna. Para hindi tayo mabigatan sa pag-bit-bit ng pagkain natin. Brother, can you say hello? Can you say hi? Hi. Alright. So, dito po yan sa Pinoy Food Center. Okay, so hanggang dyan dito lang muna at tayo mamili dito sa Pinoy Food Center at tayo pabalik na ng bahay at alam niyo po ba yung mask na yan kaya na pinakita ko nasa 65 reals po siya. So okay na kasi nabili kong mask doon sa isang store is nasa 73 or 78 ba yun. So, pero alam niyo ba yung mask dito before nasa ano lang yun na 10 reals lang
Ayan, equivalent to 140 pesos lang before. So ngayon, ayan, tingnan nyo naman kung times 10, times 12 pa yung tinaas ng kanyang presyo. Okay, times hindi, times 7 lang pala kasi ano lang, 10 reals before. Okay, so ayan, ito yung mga bukas lang dito rin, yung pharmacy. Ayan, so ayan, so maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa aking ito yung parang unang pamamasyal ko hindi naman pasyal to kasi may pinuntahan tayo unang labas ko dito. Okay, tayo nag-iingat kaya inagahan ko kasi tahimik pa sa labas pag ganitong oras. Right, so sa lahat po ng nakapanood ng video na ito, ang payo po ng inyong kalakwatsero si Rico Lacuachero ay ingat po at laging panatilihing may protection tayo every time na lumalabas tayo sa bahay. Yan, meron tayong mask, gusto mong nakasunglasses ka dahil mainit ang panahon, may sombrero ka, nasa iyo yan, mayroong magdala ka ng gloves or magdala ka ng hand sanitizer. Alright, so keeping you safe is keeping your family, friends, and loved ones safe as well. So yun, lagi natin tatandaan yan, ha? Kasi pag inalagaan mo sarili mo against this COVID-19, ay inaalagaan mo na rin yung mga mahal mo sa buhay. So hanggang dito na lamang. At ako ay pauwi na ng bahay. At marami salamat once again for joining me sa ating vlog na ito. At sa aking panunood, right? So please do subscribe, like, and share this video. At siyempre sa aking channel, this is your Rico Lacuachero. Yeah, tawid na tayo. At tayo ay pupunta sa kapila. Alright, so sarap ng pakiramdam na tayo ay nakapaglakad kahit sa ilang minuto lamang. At hanggang sa muli, mga kalakwatsa. Kalakwatsa ko na yun. Ano tatawag ko sa inyo? Comment nyo nga po, i-push yung tawag sa inyo sa mga nanonood dito. Alright, so hanggang sa muli. And ingat po sa lahat. And again, this is your DJ, or ito po ang inyong likod, si Rico Lacuachero, mula po dito sa Doha, Qatar. God bless everyone and keep safe always.